let's proceed to sample number 3. Ito, ang sinasabi ko nga sa inyo is, dito sa sample number 3 is dalawa. Magkahalong triaxial tapos direct shear test. So, ito, a cohesion soil with an angle of shearing resistance of 28 degrees. Ayan. And as a cohesion of 32 kPa. The shear stress at failure is 64 kPa. Determine the following. So, ito yung magiging itsura. Ayan. May cohesion tayo, kaya ganito yung itsura niya, ha? So, 28 degrees ang ating angle of shearing resistance. Ang cohesion is 32. Ang stress at failure, shear stress at failure, ibig sabihin this is sigma S64. So, yan ang lang ang given. Number 1, determine the normal stress. 2, confining pressure. 3, maximum principal stress. So, yan yung mga given. Yan, nilagay ko yung R dyan. Ito yung sigma 3. Ito yung X. Ito yung R. So, yan. Pareho ito, tas ito, syempre. And, kakailanganin natin itong maliit. Para makuha agad yung X, makukuha agad natin yung value ng X dyan eh. Diba? So, proceed na agad tayo. Kitang-kita na. Ang gagamitin nyo? Tangent, diba? Opposite over adjacent. So, tan 28 is equal to 32 over X. X will be equal to 60.18. So, may value ka na ng 60.18. Next is gamitin mo yung red triangle na malaki para makuha mo yung value ng makukuha mong value kaya dyan. Yan. Tama. Makukuha mo yung value ng sigma n, which is the normal stress. Makukuha mo lang yung number 1. Dali lang. So, tangent ulit yan. Tangent 28 is equal to sigma s, which is 64 over x is equal to 60.18, and sigma n is the hinahanap. Ayan, taglish. So, sigma n or the normal stress will be equal to 60.18. That is your final answer in number 1. Doon lang kadali. Sabi ko lang sa inyo, geometry and trigo lang ang gagamitin nyo dito. Ang mamaproblema na lang kayo kung hindi nyo alam ang trigo at geometry. At lalong mamaproblema kayo kung hindi nyo alam or hindi nyo tinatandaan yung mga terms dito sa shear stress. So, kasi yun lang naman ang kailangan nyo para makuha nyo ng tama-tama. Madali lang naman talaga siya. Next, ano bang hinahanap? Confining pressure. Ano ba yung confining pressure? Di ba yun yung sigma 3? Sigma 3 ata yun din. Alam ko, di ba? Pati ako hindi ko memorize. So, kapag hindi ko memorize, ibig sabihin hindi ko kaya magsagutan. So, para makuha natin lahat, ayan, kunin muna natin yung radius kasi kitang-kita na kung paano makuha yung radius. Yung black na maliit na yan is black na triangle na yan. Similar lang din ulit yan dito sa dalawang naunang triangles natin. Meaning, itong angle dito will also be equal to 28 degrees. Yan, 28 degrees. Ang hypotenuse mo is R, which is yung hinahanap. Ang adjacent mo is 64. Anong gagamitin mong sine? Trigo function. Gagamitin mo dyan is yung cosine. COA. CO pala. COH. So, cosine 28 is equal to adjacent 64 and radius R. Kalang pala siya CAH. So, R will be equal to 72.48. Ayan, nakuha mo na yung R. Meaning, makukuha mo na yung itong triangle na to. Makukuha mo na yan. Tignan mo ito. Oh, pink naman siya. So, itong pinakamalaking triangle natin, ang R is yung opposite. 28. Tapos ang hypotenuse mo is X plus sigma 3 plus R. So, yung sigma 3 nga yung confining stress. Ayan. Pinalit ko lang siya. Tapos, inayos ko. Nilipat ko lang sa dito. Para mas klarong tignan. Ito yung R, opposite. Ito yung hypotenuse, X plus sigma 3 plus R. At ito yung 28 degrees. Ang gagamitin mo is sine function. So, sine 28 is equal to R. Ang R natin is 72.48 over X, 60.18.
Sigma 3 yung hinahanap at R is 72.48. Shift solve. Sigma 3 will be equal to 21.73 kPa. That is your final answer in number 2. And lastly, maximum principal stress. Ano yung maximum principal stress? Yan. Pinakamalaki nga eh. So, gagawin mo lang naman dyan is sigma 3 plus double R. Kasi, ang diameter nga is equal to delta sigma, di ba? Yun yung formula talaga. Original formula is this. Kaso, delta sigma is also equal to the diameter, which is equal to 2 times the radius. So, sigma 3, 21.73, plus twice the radius, 2 times 72.48. Final answer will be 166.69 kPa. That is your final answer in number 3. So, yan. Natapos na nga. Ganun lang kadali. So, may mga problems pa na ang nai-involve is dalawang triaxial or magkasamang dalawang triaxial tapos magkasamang dalawang direct shear. So, yun, madali lang naman na yun kasi makakakita ka lang ng magkatabing dalawang circle or magkatabing dalawang triangle. Ganun lang. So, diskarte na lang ulit kung paano isolve. Yung pagsosolve ko naman is diskarte ko or diskarte ng ano ng pinakamadaling diskarte. Pero may mga iba pang diskarte naman pagsolve ng mga ganyan, di ba? Kasi geometry and trigo yan. So, madami pang approach kung paano isolve yun. So, dahil yun nga yung pinakamadali, edi syempre yun ang ginamit. So, yan. So, sa seat trick natin, magbibigay ako ng magkasamang dalawang circle, tas magkasamang dalawang triangle. Palit, dalawang triaxial, tapos dalawang direct shear. So, yan. I-challenge ko lang naman kayo kung nagets nyo naman kasi yung tatlong nauna. Magigets nyo rin kung paano isolve yung dalawa. Kasi, parang similar lang din naman yun. So, yan. Thank you.